Hi. Mga kababayan, ito po ang inyong kabisang Cris Aranda. Andito tayo sa katabi natin si First Lady, Lady of EDSA. At inabot po tayo ng ulan dito because we'd like to do our live broadcast dito sa malapit sa POEA. And so we're here, we'd like to bring you the topic of the repatriated OFWs and where they would be able to go after the COVID-19. Okay, so let me show you what's happening here. Andyan po ang ating Our Lady of EDSA at malakas ang ulan, and you have the policeman there. Mukhang nagkaroon ng aksidente rito. Ayun, nagkaroon ng aksidente. But andyan po yung POEA. Yung building na yan, yan ang POEA. And where will your skills take you? Okay. After COVID-19. So, tingnan po natin. Manood lang po muna kayo dyan. Okay, presentation tayo. Kanina po ay medyo mahina ito ng konti. Pero bigla siyang lumakas. So ngayon, we're trying to get our presentation para sa inyo. Pero manood po muna kayo habang hinahanap natin ang ating... Okay. Dahil sa ngayon, ito po, ang na-repatriate, there are 4 million OFWs na dapat na ma-repatriate. And according to Labor Secretary Bello, repatriation of 4 million OFWs will be a nightmare, and that has been confirmed by the Department of Foreign Affairs. Okay? So kung kayo ay, kung tapos na yung COVID-19, saan naman kayo pwede magpunta? Where will your skills take you after the COVID-19? If you are going to the POEA, saan kayo pwedeng mag-apply sa POEA? Anong bansa pwede kayo mag-apply on a temporary or permanent basis? So, tingnan natin ulit. Where will your skills take you? Do you want to be a permanent temporary contract worker? Or do you want to be a permanent resident, respected and compensated for your skills and talents? Yan. So, where will your skills take you after COVID-19? Inuulit ko lang po, itong inyong kabisang Cris Aranda, nag-uulat dito, live report mula sa, dito sa live, dito sa Our Lady of EDSA. Andyan po siya. At andito naman sa tapat niya ang POEA. At tayo po'y naandito. At malakas ang ulan, so tayo naandito. Balikan natin ang ating presentation. Sabi nila, love makes the world go round. Ang sabi ko, hindi. Migrants make the world go round. Global mobility is powered by the green. Green pastures, green box, and green card. Global mobility, as of 2018, ang sabi ng International Office for Migration, 100 million global migrant workers. Noong 2019, ang sabi ng UN Department of Economic and Social Affairs, ay naging 272 million na ito. And ayon sa World Bank, yung 272 million global migrants na yan, nagpapadala ng $639 billion noong 2018 ito, including $528 billion to developing countries. Overall, global remittance is expected to grow last year to $715 billion, including $549 billion to developing countries. Aling mga bansa naman ang malakas magpadala ng remittance? India is the top remittance receiving country yearly, $69 billion, followed by China, $64 billion, and the Philippines is third with $23 billion in 2015. Then it jumped to $33.5 billion in 2019. Lulit ko lang po, andito tayo si Kabisang Cris Aranda, at yan dupang POEA, andito pong ating Our Lady of EDSA, at malakas po ang ulan. So baka hanggang mamaya tayo rito. But as long as kasama ko kayo, okay lang mga kabisa. So, 272 million, why do they live anyway? What's the point of migrating? Insofar as Filipinos are concerned,
Filipinos look up to overseas work as a way of escaping takasan ng unemployment, low wages, and limited opportunities at home. Kaya yan, no? Nakatingala sila sa mga posting ng POEA. Posting ng job order sa POEA, tinitingala nila dito sa POEA. Ito po ay karaniwang response ng lahat ng mga migrants, whether Filipinos o hindi. Response to economic, political, natural, or environmental occurrences katulad ng COVID-19. At ito yung mga Pilipino na nag-remit ng 33.5 billion noong 2019. Alright. So, yung COVID-19, what it did was it exposed the risks of overseas temporary work. Because sa US, 2 million cases na... Okay, medyo nawalan po tayo ng signal. Siguro dahil sa kidlat. So, unemployment and business closings in top OFW work destinations, inang hirap kung kayo ay temporary worker because you can be repatriated, you are not a permanent resident in any of those countries, so hindi kayo pwedeng doon na lang because you are temporary worker, hindi kayo permanent resident. Okay? And because of that, the Philippines may lose up to $10 billion in OFW remittances because of the COVID-19 pandemic. And nag-issue ng repatriation order ang Department of Labor, pero out of 300 plus thousand, only 31,700 ang na-repatriate. More than 200,000 decided to stay abroad. Ayaw nilang umuwi. Bakit? Dahil mas makakakuha sila ng trabaho doon after COVID-19. So, kung kayo ay temporary worker, katulad niyan, don't fly blind. Ang ibig sabihin, dapat magbalak kayo. Dapat yung inyong balak from now until about 2 or 3 years, malinaw. Hindi yung parang suntok sa buwan. Because global economy could see an unusually slow COVID-19 recovery about 2 to 3 years before it reaches pre-coronavirus levels. That's according to a research note from IHS Market. So, 2 to 3 years ang sarado sila. Hindi sila magbubukas kaagad. In the US, 21 million remain unemployed even as 2.5 million jobs were opened. Nagkaroon ng 2.5 million jobs nung May, but 21 million remain unemployed. In fact, all over the world, 3.3 billion people have had their workplace fully or partly closed. So if you're a temporary worker, kayo OFW, nakakuha kayo ng job order sa POEA, kung kayo nakapagdasal sa Our Lady of EDSA, sabi niya, sana dito lang po ako, sana wag magkaroon ng COVID. Pero ang sabi nga ng simbahan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So gumawa ka ng paraan para magkaroon ka ng future. So, ano ang magiging jobs in demand after COVID-19? Ayon sa aming research, yung mga technology professionals, healthcare-specific workers, as a swift reaction to and in preparation for the next pandemics. Bakit? Yung mga professional, sila yung nagmo-monitor. Ilan yung cases, ilan ang namatay, ilan ang nag-recover. So sila yung namamahala sa their monitoring the cases. Yung healthcare naman workers, they are directly taking care of the patient. So these are the traditional sectors na mga ngailangan pa rin. Plus, yung supply chain and logistics for the need to move goods, both safely and economically, kailangan ito para dun sa mga PPE, protective equipment and all that. Yun ang global. Ang sabi ng Canada, kailangan ng Canada itong mga trabahong ito. Manufacturing jobs in the auto sector, manufacturing production related jobs, procurement and supply chain management, plant operators, production head, production lead supervisors, skilled laborers, machinists o yung mga machinists natin na nakalista sa POEA. Okay? Kailangan po sa Canada. Ano pang kailangan sa Canada? Millwrights, inventory, warehouse workers, administrative jobs. Ang ibig sabihin, ito sa Canada yan. 7 of 10 Canadian employers yung kailangan nila. But worldwide, technology and healthcare-specific workers ay kakailanganin, plus supply chain and logistics workers. So if you're an OFW, whether you're already repatriated here in the Philippines or nasa overseas pa kayo, magbalak na kayo. Saan kayo pwedeng pumunta based on your occupation? Because the older you are,
di less ang probability na kayo ay tatanggapin sa Canada, Australia, New Zealand, UK, and USA. So, it's temporary versus permanent. Anong kaibahan? Balikan natin. Temporary versus permanent. As a temporary worker, you need a sponsoring employer. Kailangan magbayad ng recruitment and deployment fees payable to recruiting and deploying countries. So that includes magbabayad yung employer sa POEA, magbabayad sa Canadian government, magbabayad sa Australian government kung temporary worker. Okay? So, and usually, a temporary work is for short-term seasonal jobs right now, especially after now. Domestic workers are not available. And there's a difficulty in renewing and extending new work permits because temporary nga lang kayo eh. How about permanent? For permanent residents, qualified workers may apply whether you are here or overseas. And you can apply independently even if you do not have a job offer as long as you meet the points necessary, you'll be able to apply independently. And especially if you have family, community ties, yun ay nakakadagdag sa points ninyo para kayo maimbitahan. And you have more pathways for permanent residency. Let's say through the student route or entrepreneur route. Longer processing times, 2 to 3 years. 2 to 3 years nga bago magbukas yung economy ng mga bansa. So tamang-tama lang, if you apply now, kasama mo yung family mo na magmamigrate sa'yo, you can work, all of you, and enjoy life together. So, where will your skills take you after COVID-19? Ay, ipadala ang inyong resume to visacenter@gmail.com or upload your resume to IVC Facebook page and we shall give you a free assessment kung saan kayo pwedeng mag-qualify. You can also specify kung saan nyo gusto magpunta, whether you want to go to Canada, Australia, New Zealand, UK, USA. So when you email me, when you send your resume to visacenter@gmail.com or upload to IVC Facebook page, bibigyan po namin kayo ng libreng assessment as a service to our bayani, mga OFWs. So, I also invite you to read our regular column sa Manila Times every Monday. Listen to our podcast, Visa News You Can Use, every Monday at 2 p.m. And ito po yung live broadcast every Wednesday and Friday. Yan po. Medyo humihinto na po yung ulan, no? Medyo nawala na yung ulan. Ayan. Medyo nawala na siya. Nakangiti na yung nakangiti na siya. Ayan, no? Kasi wala nang ulan. Si Our Lady of EDSA, sinabi niya, sige na nga, palisin na natin itong ulan para makalis siya si Kabisang Cris. Ito pa rin yung Kabisang Cris Aranda, andito sa EDSA, sa walkway po ito eh, papunta ng Robinson pero sarado siya. Andiyan ang ating Our Lady of EDSA, ayan po ang ating Our Lady of EDSA, at andun po yung POEA. So, kung kayo naman ay naghahanap ng temporary work, kung kayo makakakuha ng temporary work, siguruhin na ang inyong job offer ay legitimate at ito ay nagdaan sa ating mga polo or labor attaché, whether it's in Canada, Australia, New Zealand, or UK, dapat nagdaan sa labor attaché para sigurado kayo na yung job offer ay genuine. Alright? Okay, so, ito po ang inyong Kabisang Cris Aranda sa tapat ng POEA at sa grace ng ating Our Lady of EDSA, nagsasabing hanggang sa susunod nating pagkikita, hasta la visa, mga kabisa. I will leave you with sights and sounds of, eto, nagkaroon po ng konting aksidente. Sana naman walang namatay. Na aksidente lang, pero kinukuha na ng sa medical emergency. Ayan po, ito ngayon lang nag 1:35. We had to start early because of the rain. So, ito po yung nangyayari ngayon sa EDSA. Nagkaroon ng konting aksidente rito. Kaya nagkaroon ng traffic. So, if you're coming from Makati going to Quezon City, be sure that you would be able to maneuver your way out of this. Ito po yung may aksidente. Baka mamaya pa ito makaalis. So, habang wala pong ulan, tayo ay magpapaalam na. Ito pang inyong Kabisang Cris Aranda. Hasta la visa, mga kabisa.